Ganito yung tsura guys sa loob ng ano, container pag kinargo na siya. Ayan. Good morning everyone, this is Denver and welcome back sa ating channel. Panibagong araw, panibagong video na naman natin gagawin. For today's vlog, pupunta ko ngayon sa Tugu, Manila. Sa may Pier 2. Para ipakargo tong motor ko. Maaga akong gumising ngayon guys para dadaling ko tong motor ko. Kasi mahirap na, traffic na naman mamaya. Uwi na kasi kami dun sa Surigao del Norte kasama ng aking girlfriend. Kaya kailangan kong dalhin din itong motor ko. Hindi ko alam kung anong mga proseso pero titignan natin. Pero according naman dun sa may napanood kong video, kailangan lang naman ng mga requirements, OCR, ID, lahat Xerox yun. Ayan guys, kita-kita na lang tayo mamaya. So, let's go! Ayan guys, nandito na ako sa C4, pagkita na ako ng Pier 2. Ayun guys, nandito na tayo sa Pier 2. So, mag-inquarta dito sa my gate. Ayan, kasama ko si Kuya. Ito si Kuya, kasama ko mag-inquart. Ah, dito pa tayong inquiran. Saan? Wala ako pandali ng... Saan po mag-inquire ng ano po? Tugo. Ah, okay dito. Ito pala, Tugo. Pinapasunod pala tayo ni Kuya eh. Good afternoon, sir. Inquire sana ako ng ano, papatugo ko yung motor, cargo. Wala pong Surigao, di ba, sir? Butuan. Rouser 135 po. Wala po. Ah, ganyan po yung sample. $5,000 po yung ano po, estimated. Ah, sige po. Ano po yung mga requirements po, sir? Ito yung mga requirements. So ayan, pa-check na natin lahat ng requirements. So papaserox muna natin. Tapin natin yung tao na nag-assist natin. Tapos para may karga na. Pa-accept na natin guys para ano, mabilis kasi sa Monday daw yung biyahe. Saan nagpapaserox to? So ayan, si Kuya Alan pala yung mag-asikasa na kasi ano, hindi ko kabisado. So ito guys yung sample ng shipment form sa ato. Tapos ito yung mga dokumento na kailangan. Ito na rin yung gagawin crates. Sample ng crates sa loob ng... Ano tawag din? Container. So ayan na, dating namin. Ito lang naman ang motor ko. Pwede ko muna yung ano yan dyan. Oo. Mamaya ko na ayun. Para ito, makipakitin na sa araw po. Ayan, kakain muna kami ni Kuya Alan. Kumanya na. Ha? Yeah. 1 hour later. We're back again dito sa Tugo. So ayan, wala pa yung kumuha ng crates para paglagyan ng ano ko, motor ko. So dito muna tayo tambay. A few moments later. Ito guys, ano pala, kailangan tatanggalin yung gas. Kailangan empty daw. Kailangan din tanggalin pala itong JB box para magkasya dun sa may crates.
Nakuya yung nag-a-assist sa akin. Sobrang init, tapos kwan, hirap. So ayun na nga, ito na yung motor ko tapos. Ito yung mga magagawa. Ako, puno pala. Hanapan ng paraan. Paano siya ilalagay sa loob? Puno-puno ng box. Kaya pala siya gagawin ng crates para safety sa loob. Nagsuot din ako ng vest para safety. Safety first. Puno. Naayos muna yung mga box para may kasya yung motor sa loob. Balot na yung motor natin. Guys. Guys, ito yung frame ng gagawin nilang crates. Kabilaan. Para iwas gas-gas din. Iwas. At ganun. Ayan. Pinapasok na sa container. Para sukatan. Ayan. Pasok na. Stand na lang. Ayun guys, pag magpapakargo kayo, pwede nyong magdagdag ng gamit. Halimbawa, mga tools na pwede. Basta pasok sa loob ng crate, wala mong bayad yun. Wala daw bayad pagka pasok sa crates. Magiging free nyo po yun. Kasi yung pinakasukat nga, yun yung binayaran nyo dito sa may cargo. Kaya pwede nyong dagdagan. May walang may ilalagay nyo. May laman sa wala. Bayaran talaga nyo na. Ganun daw. Yun, tip sa mga gustong magpa-cargo. O, hanapin nyo lang dito si Boss. Ang bahal ba? Alan. Boss Alan. Ready dito guys. May mga space pa dito. O, luwag pa ng space. Gilid. Boss dito. Ilalim. Yung mga tools nyo, pwede nyo dalhin. Mag-iplano sila. Magmayaran pa nila sa iplano. Kaya nga. Ayan palang kagandahan ng ano na ikarga ko agad kasi ito papuno na siya. Kaya kailangan mo pa-cargo dito na lang. Ayun pa talaga mo point na araw. Kailangan advance. Yun. Pagka magpa-cargo ka daw sa
ganito to go, kailangan 4 to 5 days 4 to 5 days before ng biyahe ng barko, naikarga mo na yung ano mo sa container. Kasi pagka 2 days lang, baka alakanin. Wala na po yan, punuan. Punuan na doon. Sabado po, wala ka na makasama. Ah, ganun. Pagkasa ka, pagkasa, Biyernes na. Buti na lang pala, maaga ako. Abang isa kasi, para sa iyo po, hindi pwede ipatong. Ayun na. Sa baba lang siya. Kaya nga, punong-puno siya eh. Kasi ang motor, mabigat. 0995-376-7308. Okay. Yung number ni Kuya Alan na gumagawa dito sa crates. Kung gusto nyo kong kontakin, available siya lagi. So, ayun guys. Buti na lang talaga na ihabol ko yung motor ko. Kasi pagka next week, pag nalit pa daw ako, baka next week pa yung biyahe, eh, ang flight namin sa 16. Ayan. Salamat kay Kuya Alan. Buti na lang na nabutan ko siya kagad. Ayun, nakasave ng, nakasafety na yung motor natin sa loob. Ayan na po yan. Okay. Ganito yung tsura guys sa loob ng ano, container pag sa kinargo na siya. Ayan. O, tignan nyo guys, napaka-safe. Safety. Kahit na daganan, ay lalagyan pa ng ibang karga. Hindi magagalaw yan. Salamat kay Kuya Alan. Bigyan ng jacket yan. Guys, nasabi ko sa inyo yung number ni Kuya Alan kung mga gustong magpa reserve or magpa ano sa kanya. Siya lang kontak niyo. Hanapin niyo lang siya nandito, available lagi. Sakaling ang hindi ko pa nalaga dyan kasi lakuan pa eh. Oh, sige. Mas maganda, iwan mo na. Oh, okay. Pagkatapos natin sa window 5, kasi verification sa window 5, punta tayo dito sa window 3 kasi doon magpapayad. Ayan, punta muna namin yung motor ko. Tapos may kakarga lang kami na sticker doon. So, ito guys yung sticker nakalagay na dito. Kung i-re-receive nyo. Sara na. Kayo muna tugo ang bahala sa motor ko. Window 3 na, tol. Sige, bahay na sa window 3. Ito guys, tayo sa window 3. Hello sir, good afternoon po. Dikit mo na ito. Oo, dikit, nakadikit na. Ang tugo pala dito sa ano guys, pagkakargo dito lang sa ano Pier 2. Pagka ano naman passenger sa Pier 4. So ayun guys, tapos na ang ating transaction dito sa tugo. So bale nag-last tayo dito sa may window 3. Cashier area. Pwede pala kang bayaran dun sa ano sa kung saan mo pina-ship. Pero recommended ko guys is mas magandang bayaran nyo na lang dito para doon hindi kayo ma-hassle. Pick up na lang. Ayan guys. Sir, tumatawa sa mga. So, kompleto na yung ano natin. So, ang bill ko dito guys is 4,621. Mula dito sa Tugo, Manila to Butuan sa Nasipit. So, ayan. Tara, let's go. Dahil tapos na ang transaksyon na natin, umuwi na. Pero siyempre, may atraso pa ako kay Kuya Alan. Kaya tara. Boss, ito na. So, ayun, shoutout nga pala kay Kuya Alan. So, the best. Pagka ano, hanapin niyo siya. Tara. Yeah.
ano din ako papunta. Pabalik naman ako ng ano ngayon guys sa Sampaloc. Sampaloc, Manila. So, nandito tayo guys sa loob ng Tugo. Ayun yung barko na pagbiyahe ng January 16. Dandan din isasakay yung mga container.